Oh, well, kumusta Malabon? Walang malaki, sunog lang. Pero may bagong hoodlum doon na gumagawa ng pangalan. Benjamin Garcia, alias Ben Tumbling. Dating stuntman sa pelikula. Ben Tumbling, eh. Dekada 70 nang pumutok ang pangalang Benjamin Garcia o alias Ben Tumbling sa buong Metro Manila. Tinagurian siyang number one notorious criminal noon, nakahanay ng mga pangalang Baby Amo, Asyong Salonga, at Nardong Putik, ang mga pinakamatitinding leader ng mga sindikato na nagpasakit ng ulo ng buong kapulisan sa buong Pilipinas. Ngayon sa ating video, ating pag-usapan ang buhay ng pinakamalupit at most wanted person ng lungsod ng Malabon. Ating alamin kung bakit siya binyansagang Ben Tumbling, at bakit minahal siya ng kanyang mga kababayan sa Malabon kahit pa siya ay isang kriminal. Si Benjamin Garcia o mas kilala sa tawag na alias Ben Tumbling ay ipinanganak noong June 7, 1957 sa Dampalit, Malabon. Siya ay nag-aral ng elementarya sa Malabon Elementary School kung saan sa tulong ng mga palaruan dito ay nadiskubre niya ang kanyang talento sa pagtatumbling. Ayon sa kanyang ate, mahilig sa pagtatumbling, pag-skating at pagpa-parkour itong si Ben. Siya rin ay isang black belter sa karate. Ipinaglihi pa nga raw ito sa hipon at dalag, kung kaya't ganoon na lamang kaliksi ito at talagang napakailap at mahirap hulihin. Sa maliit na plaza sa Barangay Hulungduhat, Malabon ay madalas tumatambay si Ben. Dito siya nagpapakitang gilas at ginagawa niya ang kanyang mga acrobatic moves na kinagigiliwan naman ng mga taong nakakapanood sa kanya. Binansagan siyang Ben Tumbling dahil bago pa siya maging most wanted criminal ay extra siya sa mga palabas at pelikula bilang isang stuntman. Naging stuntman pa nga siya sa isang pelikula ni Dante Verona na isang sikat na artista noong dekada 70. Nagsimula si Ben sa paggawa ng mga small time na pagnanakaw ng mga piyesa ng mga sasakyan, gulong at kung ano-ano pang mga gamit na iuutos ng mga kakilala niyang pulis sa kanya na nakawin. Pagkatapos nito ay ibebenta naman niya ito sa kanila sa murang halaga. Malakas ang kapit ni Ben sa mga pulis kung kaya't napakahirap nitong hulihin. Dahil na rin sa kahusayan nito sa pagtatumbling na nagagamit niya sa pagtakas-takas ay talagang sasakit ang ulo ng kahit na sinong hahabol sa kanya para hulihin siya. Bakit? Ano ba ang problema? E pag-uusapan pa ba tayo? Maliwanag naman ah. Gusto ko nang kumalas. Aba wag Ben. Malakas ang delensya mo. Sayang ang araw. At hindi laging protektado ka ng pulis. Kalaunan, dahil sa ginagawa na rin naman ni Ben ang pagnanakaw at nais niyang kumita ng mas malaki pa, naisipan na ni Ben na magsolo na lamang at gumawa ng mas malalaki pang operasyon ng mga pagnanakaw, pang-hold up, carnapping at bentahan ng droga sa lungsod ng Malabon. Lumaki ang mga operasyon ni Ben. Umabot ang kanilang mga ginagawang krimen sa Malabon, Valenzuela, Bulacan at Quezon City. Dahil sa kanyang pagsisolo, hindi ito nagustuhan ng mga tropa niyang pulis kung kaya't siya ay hinanting ng mga ito upang maiwasan silang ikanta sa oras na siya ay mahuli ng ibang mga pulis sa Metro Manila. Ang mga dati niyang mga kalyadong pulis ay naging mortal niyang mga kalaban. Nang minsang mahuli si Ben Tumbling ng mga pulis Malabon, ay matindi ang naranasan niyang kalupitan sa kamay ng mga ito. Siya ay tinorture, pinagsusuntok, pinagpapalo, nilunod, kinuryente, at ang pinakamatindi sa lahat ay maging ang kanyang maselang bahagi ng katawan ay hindi nakaligtas sa pagpapahirap ng mga pulis. Hindi pa nakontento ang mga ito at maging ang kanyang asawa ay ginahasa ng mga ito, na kalaunan ay namatay rin. Sinasabing ito ang naging dahilan upang magalit siya ng gusto sa mga pulis at targetin niya ang mga ito upang pagpapatayin. Umabot sa 7 ang kabuuan ng mga pulis na kanyang napatay habang nagle-level up din ang kanyang mga masasamang gawain.
Dahil dito, binansagan siyang most wanted criminal ng Metro Manila. Nailitraton tayo ni Ben Tambling. At diniklaran ng otoridad as public enemy number one. 50,000 ang reward. Naging kilabot siya ng mga pulis at talagang kinatakutan siya ng mga ito. Kaya naman lalo pang pinaigting ang paghahanap sa kanya upang siya ay mahuli. Ben! Nasa dyaryo ka! Mas lalo pang pinalaki ang kanyang pangalan ng mga media at mga pahayagan nang siya ay naging sentro ng mga balita sa telebisyon at artikulo sa mga dyaryo noong mga panahon na iyon. Oo nga, no? Gwapo ba? Oo, sikip ka na. Para akong artista sa pelikula, no? Ah, mama. Kamukha ko ba? Lalo pang lumakas ang operasyon ni Ben at ng kanyang mga kasamahan sa Metro Manila. Maraming mga bangko ang kanilang nilooban, mga negosyo at marami pang iba. Ayon pa nga sa isang pelikula na tinampok ang kanyang buhay, ay umabot pa nga ang kanilang operasyon sa Cebu. Talagang napaka-ailap ni Ben Tambling at hirap na hirap ang kapulisan na hulihin siya. Bumuo pa nga si General Narciso Cabrera, na noon ay Chief of Police ng Metro Manila, ng isang task force na tinawag na Special Mission Group o SMG, na kung saan ang layunin nito ay hulihin ang mailap na si Ben Tambling. Madalas na tumatambay si Ben Tambling sa isang bar sa Santa Cruz, Manila. Dito ay nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Eva. Ang babaeng ito ay kinabaliwan ni Ben. Ngunit hindi niya alam na ito ang magiging dahilan upang siya ay tuluyang matunto ng mga kapulisan. Sa tulong ni Eva, na binayaran ng kapulisan sa halagang 10,000 piso na noong mga panahon na iyon ay napakalaking halaga, ay nalaman nila na madalas na tumatambay si Ben sa bar na iyon. Dahil dito ay matyaga nilang binantayan ang bar, at inalam kung anong araw at oras nagpupunta si Ben sa lugar na iyon. Araw-araw nila itong binabalik-balikan at nagbabakasakali na matsyempuhan nila si Ben. Ngunit hindi nga sila nagkamali. Sa kanilang pagtsatsaga ay dumating nga ang kanilang inaasahan. Kaya noong March 13, 1981, Friday the 13th at ganap na alas 12 ng madaling araw ay nagsagawa ang buong kapulisan ng isang operasyon upang tuluyang madakit si Ben Tambling. Bakit sir, may emergency ba? Oo, oh, kinumpirma sa amin ni Major Joke ng presence ni Tambling sa Bupalo. Sarsalabi nyo. Ano, sabi ka pa sa amin? Sige sir, mauna lang kayo doon. May tatawagan lang sa radio. Magkita lang tayo doon. Sa isang iskinita sa Santa Cruz ay anabangan nila ang pagdaan ni Ben at pinaulanan nila ito ng bala. Dead on the spot si Ben Tambling ngunit nagawa pa nitong magpaputok at tinamaan pa nga niya ang isang pulis sa tuhod nito. Sa pagkamatay ni Ben ay sinasabi ng mga kamag-anak nito na hindi naman talaga napatay ito ng mga pulis ay bagkos ay nagbaril ito sa kanyang sentido bago pa man siya ay mapatay ng mga pulis. Ayon kasi sa kanyang ate, ay madalas itong tumatawag sa kanilang ina at laging binabanggit na mas mabuti pang mamatay siya kaysa mahuli at mapatay siya ng mga kapulisan. Ipinagluksa ng napakaraming tao sa lungsod ng Malabon ang pagkamatay ni Ben Tambling. Napakaraming tao ang nakipaglibing sa kanya at makikita na ang kanyang kabaong ay binuhat ng mga tao papunta sa huling hantungan nito. Nagdulot pa nga ito ng matinding traffic. At maging ang dating First Lady na si Madam Imelda Marcos ay natrafak dito nang ito ay dumaan sa dagat-dagatan sa Malabon. Ayon sa kanyang mga kababayan ay bagamat kriminal ang turing ng kapulisan kay Ben Tambling ay itinuturing naman siyang mabuting tao ng napakaraming tao sa kanilang lugar. Dahil kasi madalas itong tumutulong sa mga taong nangangailangan. May pagkakataon pa nga na nagbabayad ito ng mga pagkakautang ng mga kaibigang lumalapit sa kanya at maging ang mga lupang nakasanla ay kanyang tinutubo sa mga pinagkakautangan ng mga ito. Animoy real life Robin Hood ang turing sa kanya ng mga taga Malabon. Si Tambling daw Robin Hood. Nag-knockout tapos nambalato Robin Hood na. Ayon sa kanyang ate ay hindi man sila natulungan ni Ben Tambling na iahon sa kahirapan sa mga kinita nito mula sa mga maling ginawa niya ay napakarami naman itong natulungan sa kanilang mga kalugar. At dyan nagtatapos ang ating video ngayon. Kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag mong kalimutang i-click ang like button at subscribe button para mag-subscribe ka na rin at maging una ka sa mga video na atin pang i-upload sa mga susunod pang mga araw.
Mag-comment ka na rin sa baba ng videong ito kung meron kang topic na gusto mong ma-feature natin sa mga susunod pa nating video. Dahil dito sa Knowledge Talk PH, ang karunungan dapat pinag-uusapan yan. Thank you for watching and see you on our next video ka-knowledge. Peace out!